Ito na yung mga bukid. May dumaan na truck. Kaya tabi lang ang daan ng tumbahay namin. So, maginis mo tayo ng painuman ng ating mga alagang manok. So itong mga kabukid, ito na painom pala ay para doon sa ating mga malalaki na, hindi ito sa para sa mga sisiw. So ngayon mga kabukid, kasi palagi naman tayong gumagamit ng mga antibiotic, kaya minsan gumagamit din ako ng ganito mga kabukid, malunggay. Kasi may napanood ako na, pero dati ko na ito talagang ginagamit. Kumbaga, hindi man siya palagi, pero minsan, mga sa 2 linggo, 1 beses, para kahit paano, hindi man walang immunity doon sa mga ginagamit ng vitamina at gamot. So, pasensya na kayo mga kabukid, kasi mangingin ang truck. So, ito mga kabukid, ikaw lang natin sa lagayan, ilagay lang natin dito. Maghati-hati lang sila. Bali, 5 itong lagayan lahat natin dito, 5. So, hatiin lang natin. Ganito, ipasok lang natin dyan. Gumagamit pala ako ng ganito mga kabukid. Minsan yung dahon ng pahid, minsan yung ahos, yung garlic, o minsan nagagamit din ako ng ganun. Hindi naman palagi. Nagagamit ko to pag maganda yung panahon. O base naman sa aking na experience sa paggamit nito, okay naman, wala naman problema. Ito, napanood ko lang kasi ito eh. Tulad sa akin na baguhan pa lamang. So, subukan rin natin. Wala namang mawawala. Gaya-gaya ba? Yung sabi doon kasi, para daw walang immunity sa mga vitamina at mga gamot na ginagamit natin sa ating mga alaga. Subukan rin. So, mga kabukid, araw-araw kong nilinisan yung mga patubigan nila para mawala yung mga madulas. Kasi minsan, pag umaga na dito, ito mga kabukid, parang mayroong sipon kasi dito, kaya kailangan tanggalin. So, araw-araw talaga. Yan na talaga yung ating, yan ang realidad sa pag-aalaga ng manok. So, hindi naman natin pwedeng pabayaan na hindi matanggal yung madulas na yon. Kasi parang bakterya yata, kumbaga parang lumot yun eh. So, minsan yun ang dahilan nagkakaroon ng sakit ng ating mga alaga. Hindi man siya 100% na matanggal, pero at least ma-minimize ba.
buong araw tong ipainom ko sa kanila mga kabukid. So kinabukasan naman, balik na tayo sa dating rotation. Gagamit na naman tayo ng mga bitamina na komersyal. So, like mga kabukid, samahan nyo ako, ibigay natin to sa ating mga alaga. Tara lang. Ibigay na natin to mga kabukid. Ang galit yung aking taga-video mga kabukid kasi wala nang sahod. Lagyan natin ng tali kasi minsan kinakaykay nila yung patubigan niya na nabubuwal. Abot magali sila. Manibot na kayo. May kaabot. Ilagay na natin dito sa lupa mga kabukid kasi mayroong mga maliliit. Diyan na lang para makainom. So yan mga kabukid, nauho na sila kasi matagal kong binigyan ng tubig. So nagpakain ako kanina alas 7 ng umaga. So ngayon halos mga alas 9 na. At yung ating ibang mga alaga mga kabukid nandun, no? Naglalaro na doon sa likuran doon sa dulo. Yan, no? So, dyan yan sila maniningain ng mga damo, mga kulisap. So, pag mainit na masyado, babalik naman sila dito kasi matisisilong kasi masyado mainit. So, meron ding nag-meatlog ito mga kabukid, no? Yung itim natin na cobra. Yan siya, oh. Oh. Kikik! Galit pa.
Tatlo kong ginyo mga kabukid oh. Hindi ko muna pinakawalan. Hindi ko alam, baka kasi lumipad eh. Sabi ng mga kapitbahay namin, lumilipad daw to ng mataas. Kaya dyan na lang muna sila. So tatlong piraso. Dati sisiu po yun mga kabukid, galing sa, eh kumbaga, itlog pa talaga yan, diniliver sa, binigay sa akin. Saka pinapisa ko dun sa incubator. So tatlo lang yung lumabas at ito na sila, malaki na. Iwan ko kung ilang buwan na to. Hindi ko na makapal kasi na, kalimutan ko na tuloy. So yun o. Meron pa silang ganyan parang earrings, yung parang ano tawag, yung sa ilalim mo, yung kulay pula. Ang cute nilang tingnan. Sabi nila marami na to kung mga itlog. So hindi ko pa rin to kabisado kung anong behavior ng ginya. Sabi nila daw kapag nangitlog daw to doon sa lupa, nagbubutas ng lupa at saka doon nangingitlog. Yan ang sabi nila pero hindi ko pa naman naranasan. So siguro pag nilagay ko na talaga to sa rains, saka ko lang malalaman. Yan. Ang ingay nito mga kabukid, parang gansa. Lalo na kung may ibang tao, ako, ang ingay. Kung may pumasok dito ng ibang tao sa ating farm, ay backyard na. Ang ingay-ingay. So yan mga kabukid, oh, mayroon tayong cobra na lalaki. Yan o, oh, bilis lang yung lumaki mga kabukid. Oh. Katulad siya ng kanyang ama, yung natinula na. Yan ang babae. Yan ang yung upgraded native chicken natin. Malalaki na sila. So babae pala yan mga kabukid. O, tingnan nyo, laki na niya. So maganda yung ganyan na klase kasi tatlong buwan, sigurado makukuha mo yung 1 kilo at 1/4. So maganda yung iba natin native chicken ito mga kabukid kasi maganda yung resulta ng pag-upgrade. Malalaki rin na yung iba. So kasi gusto ko yung, naghahanap kasi ako ng inahin mga kabukid na ideal weight talaga niya nasa 2 kilo or 1 kilo at saka 3/4. Okay na sa akin yung ganong kalaki na inahin kasi yung mga sisiu niya malalaki talaga. Saka yung itlog niya regular size, hindi talaga yung totally na maliit. Saka mabilis lang talaga lumaki yung mga sisiu. Pag yung ideal weight ng yung inahin ay nasa 2 kilo or 1 kilo at saka 1 kilo at 3/4. So yun lang mga kabukid. Ingat yung mga sisiu mga kabukid oh. Yan oh. Lumalapit talaga sa akin. Nasanay na kasi sila sa akin eh. So, hanggang dito na lang mga kabukid. See you in my next video. Maraming salamat pula sa inyong lahat. So, happy watching sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood ng aking video. So, bye-bye. Happy day mga kabukid. Patuloy lang tayo sa ating buhay at enjoy lang palagi. Bye-bye. God bless all mga kabukid.